happy Sunday, everyone! Lalo na sa mga batang nanonood ngayon. Ako nga pala, si Ate Noreen. At ngayon, ay may pag-uusapan na naman tayong isang Bible character. Excited na ba kayong malaman kung sino ang bida ng kwentong pag-uusapan natin ngayon? Kung oo, patuloy niyong subaybayan ang episode na ito. Bago tayo magpatuloy, ay iyoko ang mga ulo, ipikit ang mga mata, at magdasal tayo. Sundan niyo ako. Jesus, thank you for this wonderful day. Thank you, Lord, for waking me up and keeping me and my family safe and healthy. Jesus, I ask for forgiveness for all the sins I have done. Help me to change and become a Christ-like example to my family and friends. Thank you, Jesus, for our frontliners. May you sustain them all throughout this pandemic. May you continue to bless and sustain everyone in this pandemic. Jesus, give me wisdom to understand your word and help me grow to apply and share your word. In Jesus' name we pray. Amen. Mga bata, mga ate at mga kuya, ihanda ang inyong mga katawan at mga boses at sabay tayong magkantahan at magsayawan kasama si Ate Noreen. Zacchaeus was a wee little man, a wee little man was he. He climbed up in a sycamore tree for the Lord he wanted to see. And as the Savior passed that way, he looked up in the tree. And he said, Zacchaeus, you come down. For I'm going to your house today. For I'm going to your house today. Come down. For I'm going to your house today.
Na-energize na ba kayo? At ngayon ay pag-uusapan na natin ang kwento tungkol sa buhay ni Zacchaeus. Si Zacchaeus ay isang maniningil ng buwis na nagtatrabaho para sa mga Roman sa lugar ng Jericho. Sobra-sobra ang kanyang sinisingil na buwis sa mga tao, kaya galit ang halos lahat ng tao dahil sa katiwalian ginagawa niya. Isang araw ay napadaan si Hesukristo sa Jericho dahil siya ay patungong Jerusalem. Maraming tao ang agad na sumalubong sa kanya. Maraming narinig si Zacchaeus tungkol kay Hesukristo, kaya sabik na sabik siyang makita si Hesukristo. Ngunit dahil sa rami ng tao at liit ng kanyang tindig, ay nahirapan siyang lumapit kay Hesukristo. Kaya napag-isipan niyang umakyat na lang sa isang punong kahoy. At ang punong kahoy na ito ay ang sycamore tree. Patuloy ang pakikipagsalamuha ni Hesukristo sa mga tao. Nang napadaan si Hesukristo sa punong inakyatan ni Zacchaeus, ay nakita niya si Zacchaeus at sinabi, "Zacchaeus, bumaba ka dyan at gusto kong bumisita sa bahay mo ngayon." Laking gulat at lubos na tuwang-tuwa si Zacchaeus sa imbitasyong natanggap niya galing kay Hesukristo. Agad na bumaba si Zacchaeus at tumungo na sila sa kanyang bahay. Ngunit maraming tao ang nagulat, nagalit at nagreklamo dahil sa kanilang nasaksihan. Bakit sa bahay pa ng makasasalan si Zacchaeus bibisita si Hesukristo? Ang bulungan ng mga tao. Nakarating na sila sa bahay ni Zacchaeus. Unang hakbang pa lang ni Zacchaeus sa kanyang bahay ay agad na niyang kinuha ang lahat ng perang nasingil niya. "Hesukristo, ibibigay ko ang kalahati ng aking pag-aari sa mga taong nangangailangan at isasauli ko makaapat na beses ang mga pera sa mga taong sobra-sobra ang nasingil ko," ang sabi ni Zacchaeus. Simula noon, naging tapat na si Zacchaeus sa kanyang trabaho. At dito nagtatapos ang kwentong tungkol sa pagbabago ng buhay ni Zacchaeus. Kaya mga bata, laging tandaan, maging tapat sa lahat ng bagay na ginagawa natin dahil tayo lang rin ang makikinabang dito. Okay? Okay. Our memory verse for today is found in the Gospel of Luke, chapter 19, verse 10. "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Let us help each other memorize the verse. I will say it again twice and repeat after me. Luke chapter 19, verse 10. "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Again, Luke chapter 19, verse 10. "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Okay, let us end this episode with a prayer. May I request everyone to bow down your heads and close your eyes, and we will pray. Our most gracious and heavenly Father, Lord, thank you for giving us the wisdom to understand your word. Thank you, Lord, for this opportunity to hear about the life of Zacchaeus. Help us, Lord, to change and be the light for others. Thank you, Lord, for giving us the salvation and for your unconditional and endless love. May you bless us all throughout this day and for the rest of our lives. In your mighty name we pray. Amen. At yan lamang sa araw na ito, mga bata. Hanggang sa muli, paalam!